Magandang umaga ulit. Pag-uusapan po tayo, sinali po ito ulit at pag-uusapan tayo kung ano po ang mga bagay na dapat isuot natin pag malamig po ang panahon katulad po dito sa Toronto. Dahil nga po napaka deep ang snow at maraming snow po na tayo ngayon. Yung mga bago sa Canada o bago sa USA, gusto ko po lang ipaalam sa inyo na kailangan po natin magsuot. Huwag po tayong lalabas na wala pong jacket. Na katulad po ngayon, minus 8 po tayo ngayon, kaya napakalamig po. So hindi ako pwedeng makalabas na naka-t-shirt lamang po ako. So ang dapat ko pong isuot ay kailangan may hat po tayo na ganito, nakatulad ng suot ko ngayon. At ganun din po, hindi rin po ako makakalabas pag wala po ito. Ito napaka-importante po na mitten. At kahit minus 8 o minus 10 ay kaya pa rin niyang protektahan ang ating mga kamay. Kasi pag na-frozen po ang ating mga kamay, napakahirap po. Kaya mas maganda po yung protected po tayo. At pag-aralan natin kung ano yung mga dapat nating isuot. At saka itong jacket po natin, itong hat, at saka yung hood. Ginagamit ko rin po itong hood na to kasi pag tumutulo po yung snow, ito po yung nagpro-protection sa akin para hindi pumasok sa aking mga mata. Kaya lahat po ng mga bagay. At ito pong boots, importante din po itong boots na suot-suot natin. Kailangan minus 30 o minus 26 po ito. Ito po ay brand ng Sorel po. Kaya kahit naglalakad po tayo sa snow, katulad ko po, naglalakad po ako ngayon sa snow. Pero hindi ako na hindi pumapasok ang lamig dahil malakas po ito sa snow. Dahil kahit minus 30 ay kaya niya pong proteksyon ang ating mga paa. Kaya ito po, kaya kailangan po, kailangan well protected po tayong lahat para maiwasan po natin ang magkasakit dahil hindi po tayo taga rito at hindi po tayo, we are not born here. Kaya kailangan po mga bagong dating po, mga bagong dating from Asia, kailangan po magsuot ng mga dapat na isuot. Importante po ang boots, importante po ang mitten, importante po ang scarf. Kaya lang wala pong scarf ngayon. Ang importante po ang napaka-thick na jacket. At higit sa lahat, kailangan din po natin ang protection ng ating mga mata or sunglasses. Kasi pag tumutulo po yung snow ay pupunta sa ating mata at ito po, kailangan po natin yung hood. Kaya salamat sa pangdinig at marami pa po kayong malalaman. May mga katanungan po kayo dito regarding sa aking sinabi sa pagpro-protect ng ating sarili. Pag may questions po kayo, magtanong lang po. Sa bawat problema, may solusyon. Mahal po kayo ng Diyos. God bless you all. Bye for now.